In this video, I am going to familiarize you sa basic duties ng tresero opisyal. Now, I would assume na pasampa ka pa lang ng barko, okay? Kadete ka, okay? Na-promote out of nowhere or maybe decorating ka na na-promote ka to third officer. Okay? Let's crack into it. Okay? The first basic duty na dapat alam mo is this. Familiarize with the equipment sa loob ng bridge. Okay? I mean, napaka-basic lang noon. Okay? Do your very best to familiarize yourself. Now, okay? Lilinawin ko lamang po, hindi ka po magkakaroon ng total mastery over the equipment in a short period of time. Okay? Alam po ng kapitan mo yan. Alam po ng mga kasama mo yan. Ng kasama, kapwa mo kabaro. Okay? Alam nila yan. Okay? Hindi ka magkakaroon ng mastery. So, huwag kang maglalagay ng unnecessary pressure sa sarili mo. Baka mamaya, masyado kang ma-pressure. Hindi mo magawa ng tama ang iyong trabaho. Madistract ka, madisgrasya ka. Mabangga mo yung barko mo. Okay? That's number one. Okay? They know na you're not gonna have total mastery sa equipment. Pero, okay, pero at least meron ka pong basic familiarization. You've got, of course, kamo sumampa ka ng barko, of course may mga training ka naman sa equipment mo, ECDIS, generic ECDIS, specific ECDIS, 'di ba? GMDSS, okay? Passage planning, okay? May basic familiarization ka na diyan, okay? Pero sa regarding sa equipment, pero ang gawin mo lang dapat is 'wag kang mag-create ng unnecessary pressure. Basta kalmado ka lang. Familiarize yourself with the basics. Ano ba itong mga buto na ito? Bakit may drag ball dito? Ano ito? Bakit ganito itong buto na ito? Familiarize yourself. Bakit itong sensor na ito nagpa-fail? Okay? Familiarize yourself with the bridge equipment. Okay? Number two is, familiarize ship's layout. I mean, come on. Kailangan kabisado mo yung barko mo. Yan yung magiging tahanan mo for the next 4 months, 5 months, 6 months. Depende sa kontrata mo. Okay? Alamin mo yung pasikot-sikot ng barko mo. Alamin mo yung mga pwedeng, let's say, kung may stowaway man, alam mo kung saan pwedeng potentially, okay, na hiding spot nung stowaway. Basta the idea is, alam mo yung layout ng barko mo. I don't need to go into too much detail. Okay? Number three is this. Know the flaws and pending duties or work to be done. Okay? Siyempre, uuwi yung tresero official na papalitan mo. Make sure na tatanungin mo siya, maigi. Okay? Ano ba yung mga work to be done? Ano ba yung mga flaws ng barkong to? Ano ba to? Yung ating rudder indicator, halimbawa sa rudder indicator sa bridge, in my case before, yung rudder indicator namin, maximum is 35 degrees. Pagpatak ng 35 degrees, biglang mag-aalarma. Nang sobrang lakas. Okay, so ang ginagawa lang namin noon is nilalagay lang namin sa 30. Okay, kapag hard starboard. Okay, hindi namin sinasagot to 35 kasi ang lakas ng alarma, ang lakas ng tunog. Okay, we were advised by our engineers na ganun gawin. Okay, pero sa amin lang yun, we don't advise na sa ibang barko gawin nyo yan. Okay, at least alam mo yung flaws. Okay, alam mo yung flaws. Nagkakaroon kami ng malfunction sa aming steering gear every time na sinasagad namin yung rudder to maximum 35 degrees. Sa amin lang yun, ha? Now, ulitin ko. Baka mamaya ma-misinterpret ako. Huwag na wagunin yung i-apply yan. Okay? But the idea is, alam mo yung flow ng barko mo. Okay? And also, meron din po tayong mga requisitions or mga in order na items, maybe may mga in order na bagong coupling si paalis sa third mate, bagong fire hose, maybe let's say mga bombilya sa self-igniting light, or let's say mga baterya, or maybe whistle para sa iyong SCBA, or maybe bagong mask, yan. Okay, basta the idea is tanungin mo talaga siya, which goes din sa aking number 4. Okay, check and recheck, okay, ang handover reports nung paalis na third mate, okay? Of course, may mga work to be done. Of course, may mga pending duties. Tanungin mo siya, mate, bakit ganito yung trabaho mo dito? Mate, bakit ganito yung approach mo? Mate, bakit ganito diskarte mo? Mate, paano mo ginagawa to? Mate, paano diskarte mo sa document na to? Or mate, paano ang diskarte mo sa report na to? The idea is, check and recheck again yung kanyang handover report. Okay? Ang handover report po sa ating pong mga kadete is, yan po yung report na, ito lahat ng aking mga pending na duties, ito po lahat ng aking mga previous na task na ginawa, ito yung mga inaasahan natin na reports na darating, ito yung inaasahan natin na equipment, ito yung inaasahan natin na mga requisitions na darating on the next port, pagbaba ko na. Depende po yan. Okay? Nakalagay po lahat yan. Okay? Parang final letter, parang memoir. Okay? Pero pang barko lang. Okay? Ganun ang idea naman. Okay? So yeah, that's number 4. Okay? Number 5 is this. Okay? Know your crew.
Okay, kilalanin mo ang crew na pakikisamahan mo for the next 4 to 5 to 6 months, 7 months, 9 months even. Okay? Eh, makisama ka lang. Okay? Now, understand na magkakaiba kayo ng crew. I should say, magkakaiba kayo ng nationality. Magkakaiba kayo ng upbringing, values, systems, beliefs. Sometimes religion. Okay? So, you have to respect everybody's belief systems. Wag kayong narcissistic na magyayabangan kayo. Okay? Back in the day, uso pa yung yabangan. Back in the day, uso pa yung mga saksakan. Pero ngayon, at least matuto kang makisama. Okay? They would be your mentor. They would be your guide. They would be your friend. Some of them, they're gonna be your family. Okay? They would give you relationship advice. Let's say, life advice. Ganyan, maraming ganyan. Or diskarte sa trabaho. Befriend them, know their, diba, know their background, diba, be genuinely interested sa kanila. I highly recommend you read yung How to Win Friends and Influence People niya. It was written by Dale Carnegie. Okay? How to Win Friends and Influence People. I highly recommend you read that book. Okay? That's number 5. Okay? And last but not least is, eto, okay lang to kahit hindi mo ito sundin, pero ako, personal ko to na advice sa'yo. Okay, number 6 is this. Okay? Kung sasampa ka bilang isang tresero official, okay, pwede mong hilingin sa iyong manning agency, ma'am, sir, pwede po ba ninyo akong pasakayan sa isang lumang barko? Okay? Yan, personal advice ko lang po ito ha, pero it's up to you kung gusto nyong sundin ito because kung ikaw ang kukuha, tresero official ka, okay? Kung ikaw yung tresero official na kukuha ng barko sa loob ng shipyard, katakot-takot na trabaho ang kukunin mo. Lahat ng trabaho, lahat ng reports, lahat ng mga pendings, lahat ng mga signs, okay? Lahat ng requisitions, ikaw na third mate ng sasalo niya, okay? Kaya kung kukuha ka ng position na tresero official, make sure na yung barko is, let's just say may mileage na yung barko. Let's just say nakuha na sa shipyard yung barko para less na lang yung difficulty mo sa pagtatrabaho as tresero official. Now, at the same time din naman, hindi ko rin naman sinasabi na as in lumang-luma na talaga, na pabulok na. Usually kasi, pag pabulok na yung barko, binibenta na po yun ng shipping company. Okay, syempre, modern na po tayo ngayon. But, yun na nga, ang point ko dito is, pag luma kasi ang barko, natututo ka rin ng mga diskarte. Okay, not just nakaiwas ka na sa trabaho, no? But also, di ba, natututo ka rin ng diskarte as seafarer. Okay, kaya I highly recommend na kung sasampa ka ng barko, tresero official ka, maganda kung sasakay ka na, medyo mahaba-haba na yung mileage ng barkong sasakyan mo. Okay, at the same time, kung ikaw yung kukuha sa shipyard ka, takot-takot na trabaho, mate, ang makukuha mo dyan. Okay, lahat ng trabaho nasa sayo, ikaw sasalo niyan. Okay, so again, yun lamang po ang aking advice. Hope you've learned something new. Let's wrap it off. Take care. See you soon. Maraming salamat.